Okay, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel BSB Mototech. Ayan. So, nandito yung ating kaibigan si Boss Glenn. Ito yung kanyang motor, Vega Force I. So, gagawin natin dyan guys ay magta-top overhaul tayo and magpapalit tayo ng clutch assy. Ayan, yung clutch carrier niya at clutch housing. So, papalitan natin siya ng 4 lining. Ito si Boss Glenn. Ayan. So, good morning. So, saan mo na-order tong ating mga parts na to? Kasi, kay Papros, Motoros, in short. Okay, kay Motoros. Dumating na, sariwang-sariwa. Okay. Mainit pa. Shout out kay Motoros. Ayan. Mapanood mo to. Ayan. Ayan, mga Pops nga pala. Okay. According nga kay Motoros, kung papala tayo ng ganito, kailangan palitin ng ganito, arbatardo, clutch bell. Okay. Saka ito yung ganito. Yung clutch carrier okay. Para daw mas okay yung hatak ng ating Yamaha Vega Force I, BFI. Para kang bumili ng bagong motor, ika nga ni Motoros. Okay. Shout out sa iyo, Motoros. Yan. So ito yung mga parts niya, guys. Ayan. So, napaka-bilis at napaka-ayos ng transaksyon. Buong clutch housing. Ito yung lining. Gasket. Kasama na din dyan yung ating lining na apat. Yung ating clutch carrier. Ayan. Tapos yung ating clutch housing. Ang ating Vega Force I. So, yan. Papalitan natin siya. So, in order to kay Motoros. Magkano Pops yung inabot? Bali, inabot lang siya ng 8K. Sulit naman. Kasama na siguro yung shipping. 8K lang yung binayaran pa sa kanya. 8K mahigit. Okay. Ayun niya. Bali, ito naman ay akin. Akin to eh. Basta ito lang. 8K. Sulit naman. Saka, very sulit to sulit. Wala akong sabi. Ayun. Ayan. Mga Pops nga pala, yung mga kasama ko dyan na mayroong BFI, pagka magpapagawa kayo o kung kayo malapit dito sa Cuenca, dito lang, hanapin nyo lang yung BSB Mototech. Legit na gagawa ng motor nyo, sigurado kayo, uwi kayong nakangiti. Hindi yung may luha, nakangiti. Ayun. Ayan. So, salamat. So yun, kung gusto nyo pumasyal dito sa ating motor shop, punta lang po kayo dito sa Cuenca, Batangas. Ayan. Hindi po tayo sikat, pero gumagawa po tayo ng tama. Wala pong budol dito guys, wala. Sama-sama. Okay, sige lang. Thank you.
naman pala yung napugyan. Nakapugay ako lagi sa langis. Malamang nag-3 weeks ako mag-tid yung sulit lang. 3 weeks? Basta yun eh, ginamit ko na yung hataw ng hataw. Tid yung sulit lang ako na. Baka nga matatay na ang bula. Gusto yung umali. Okay, so ito na guys yung aking na-remove na cylinder head and block dito sa ating Vega Force eye. Ayan. So ang issue nito ay naglo-loss compression. So bakit nga ba siya naglo-loss compression? Ayan. Kasi may mga katropa din tayo na gustong malaman. Ayan. Okay. So ito yung aking ni-remove na bulb spring. Ayan, nandiyan na yung kanyang retainer. Bulb spring, intake and exhaust. So, ito yung kanyang bulb. Ayan. Napasin nyo dito. Ayan. Yes. Sobrang dami ng carbon niya. Ito yung ating combustion chamber. Ayan, loob na yan. So, ito yung ating exhaust bulb. Napasin nyo sa exhaust bulb. Ayan. Carbon deposit. Ayan, carbon deposit siya. Siya yung nag papalos compression sa ating unit. So, yung mga carbon na yan, ayan, sa bulb na to, sa exhaust, kumakalang siya dito sa ating bulb seat. So, tendency nun, lumulutang. Lumulutang yung ating exhaust bulb. So, maglo-loss compression na siya. Kasi lumalabas yung ating binubuong compression sa ating cycle na to ng ating combustion chamber. So yun, lumulusot yung compression, kaya minsan tinitirik na lang tayo basta or mahirap siyang mabuhay. Ayan, gawa nito ang ating carbon deposit na yan. So, makikita nyo dyan sa ating combustion chamber, puno siya ng carbon. So saan ba nang gagaling yung carbon na yan? Ayan, sa piston na to. Ayan, mapansin nyo, dikit na din yung carbon dito sa piston. So kapag ka-chinek nyo yung piston at magpapa-refresh po kayo, ayan, make sure lang na kailangan ding i-remove itong pinaka-piston na to. Ayan, so kailangan nating tanggalin yung ating block para makita natin yung ating piston and piston ring. Okay? So sa piston ring natin, may tinatawag tayo dyan na compression ring. Ito yun. Ayan. Ito yung ating tinatawag na purse ring. Tapos sa sunod naman niya, compression ring din siya. Tapos ito yung second ring. Okay? So bali dalawa yung compression ring. Isang purse ring at saka isang second ring. Tapos may tinatawag tayo sa piston natin na mapapansin nyo dito sa piston na to, stuck dito sa ating oil ring. Mistuck na siya. Kahit anong galaw, hindi siya umiikot and hindi siya nag-expand. Gaya ng ating tinanggal, ayan, na second ring or yung first ring natin. So, tendency niyan, yung oil ring na to, hindi na siya na kakasala, kaya dumediretso na dito sa combustion chamber natin. Ayan. So, yung mga carbon na yan, yan yung hinuhugot na langis
papunta dito. Pero may nangyayari din, na kapag hindi ito stuck, lumuluang naman yung ating bore. Ayan. So black, minsan kung bakit siya nag-uubos ng langis at siya'y umuusok. Ayan. So, ito yung ating black. Sa black na to, wala naman ako nakikita pang sira nito. Ito lang, oil ring na to yung stop. Yan, kaya siya nag-uubos ng oil. Kasi stuck na siya. Okay? So, yan yung mga dahilan kung bakit siya umuusok. Isa pa, itong valve seal na to. Nayan. Itong valve seal na to, kailangan yan. Basta kayo ay nagpa-refresh, laging bago. Palit yung ating valve seal. Okay? Tapos ito naman, valves na to, kailangan natin i-valve lapping para matanggal natin yung mga carbon na yan. So yun, nag-top overhaul ako dahil naglo-loss compression and gusto ko makita yung lagay ni piston kasi nga nagbabawas na din siya ng oil. So ito yung nakita kong problema sa kanya. Ito sa Vega Force ay na to. Yan, yung oil ring niya, stuck na siya. Okay? Yun lang, sana makatulong sa inyo. Yun. Basta nagpa-top overhaul or nagpa-refresh kayo, kailangan i-check yung ating piston, valve, yung condition ng ating valve, tapos itong ating valve seal. So yun, ito yung kanyang cams, okay pa naman siya. Yun.
Vega Force ay Roradas na po niya. Ayan. Makakapos yung top speed ng kinabit nating apat training ng class housing. Abangan nyo. Yeah. Okay.